Nagpapatuloy ang mga aktibidad ng presidential at vice presidential candidates. Nangampanya sa Masbate si presidential candidate Bongbong Marcos kasamang ilang senatorial candidate. Nagkaroon siya ng motorcade papunta sa Masbate Social Center kung nasaan ang kanyang mga taga-suporta. Muli niyang inihayag ang kagustuhan mapagkaisa ang mga Pilipino sa kabila ng mga problema. Umikot sa Maynila ngayong araw si Davao City Mayor Sara Duterte kasamang ilang senatorial candidates. Dumalo rin siya sa National Assembly ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas sa Pasay kung saan inendorso siya ng presidente ng grupo. Sabi ni DILG Undersecretary for Barangay Affairs Martin Dino na naroroon din sa pagtitipon, bawal sa barangay officials na mag-endorso ng kandidato base sa Omnibus Election Code. Suportado naman daw ni Mayor Sara ang pagsuspindi sa barangay at SK elections ngayong taon. Nangampanya naman sa Los Baños, Laguna si Senator Manny Pacquiao. Inilahad niya roon ang tatlong bagay na plano niya sakaling manalo. Trabaho, mapalakas ang small and medium-sized enterprises at maayos ang gulo sa Mindanao. At ang susi raw dyan, sugpuin ang korupsyon. Nagkaroon naman ng grand rally kagabi ang mga taga-suporta ni Vice President Lenny Robredo sa General Trias Sports Park. Galing pa sa ibang lugar sa Cavite si Robredo at para makaabot sa event, nakiangkas siya sa isang motorsiklo. Sa Bulacan, nag-ikot ang Robredo-Pangilinan tandem ngayong araw. May mga paalala rin sila sa pagpili ng ibobotong mga kandidato at paglaban sa fake news. Dumalo sa town hall meeting sa Tuguegarao, Cagayan kahapon si Manila Mayor Isko Moreno at katandem na si Dr. Willie Ong kasamang ilang senatorial candidate. Kanina naman nagpunta sila sa Tabuk City sa Kalinga at nakipag-usap sila sa mga taga-barangay Bulanao na naghandog pa sa kanya ng mga tradisyonal na sayaw. Binigyang pansin ni Moreno ang problema sa tumataas na presyo ng krudo. Binisita ni Senator Ping Lacson at kanyang running mate na si Senate President Tito Soto ang micro, small and medium enterprises sa Cavite. Kasama riyan ang 17 anyos na negosyanteng si Josh Mojica na nagbebenta ng kangkong chips at inorderan ni Lacson ng daan-daang bags noong Pasko. At kapag daw na halal, may nakahanda silang financial packages para sa mga MSME. Nagpunta sa Changge Market sa Taytay si Presidential Candidate Faisal Mangondato at katandem na si Carlos Serapio. Binisita rin nila ang Muslim community sa South Harbor sa Maynila, residential area sa Maikiapo hanggang sa Golden Mosque. At nagsagawa rin sila ng caravan kasama naman ang ilang senatorial candidate. Wala namang public engagement ngayong araw ang mga presidential candidate na sina Ernesto Abella, Yodi de Guzman, Norberto Gonzalez, at Joey Montemayor, maging sina Vice Presidential Candidate Walden Bello, Rizalito David, at Manny Lopez.